Gene Kings, kailangan na si Jamie Malonzo. At Barangay Ginebra, malaki ang expectation kay Troy Rosario. After an injury na natamu niya noong nakaraan pang komperensya, eh matagal-tagal na nga pong natengga itong si Jamie Malonzo sa Barangay Ginebra. Na even with Gilas Pilipinas, eh hindi rin siya makapaglaro. Anyways, ayon sa kanyang injury status, eh maaring December nitong taon na ito or January pa by next year siya makakabalik at makakapaglaro para sa kanyang koponan. Yun nga lang at earliest na yon. Dahil may possibility pa rin na siya ay hindi makapaglaro for this entire conference or season. Samantala, para sa Barangay Ginebra, eh kailangan at namimiss na nga nila ang manlalarong ito. Paano ba namang hindi? Napakalaking role ang ginagampanan ni Jamie Malonzo para sa koponan. Coming from the bench man yan or even bilang starting unit, eh napakalaki ng contribution ng manlalarong ito both in the offensive and in the defensive end. During the 2023 to 2024 season nga, ay nag-a-average siya para sa Gene Kings ng 15.6 rebounds, 3 assists, along with almost 1 steal and 1 block per game. Decent all-around numbers para sa tulad niyang all-around player. At may mga games din ito with Ginebra na nagtala siya ng double-double in points and rebounds at kung minsan ay tumetrenta puntos pa. Sayang talaga ang pansamantalang pagkakawala ni Jamie Malonzo sa koponan. Kaya naman umaasa ang Ginebra na makakabalik na agad siya as soon as possible, lalo na't napakalaking role ang kanyang ginagampanan sa Gene Kings. A 6'6", 6'7" forward na maasahan mo kahit na sa pagdepensa and sa pag-matchup niya sa kalaban nilang imports. Sa bilang balita naman tayo, Barangay Ginebra, malaki ang expectation para sa magiging role ni Troy Rosario sa koponan. Nasabi at nabanggit ko nga kanina na may posibilidad na hindi pa makapaglaro at least kaagad this conference si Jamie Malonzo. Tapos yung other forward and big den na si Isaac Go ay wala din dahil sa injury. Kaya naman para kay Troy Rosario ay napakalaking butas talaga ang kailangan niyang punan para sa Ginebra. Dahil nga napakaraming players din ng Gene Kings ang may injury na puro kaposisyon niya pa. At bukod dyan ay yung kanyang pagiging veterano not only sa PBA but even sa mga international tournaments na kanyang nalahukan with Gilas Pilipinas noon. May mga pagkakataon kasi na kailangan niyang tapataan ng kalabang import kaya naman magiging advantage talaga para sa kanya and with Ginebra yung kanyang experience with Gilas Pilipinas noon. Him competing against foreign and taller players. At higit sa lahat, isa rin sa kanyang magiging role ay yung kanyang presensya inside the court. Bukod sa kanyang maturity and pagiging veterano, ay magiging malaking factor din sa kanya yung kanyang playing style as he can play both inside the paint and even beyond the arc. Sumatotal, napakalaki ng magiging role ni Troy Rosario sa Gene Kings lalo na at napakaraming players nga ng Ginebra ang nasa kanilang injury list. At para nga sa opunan na ito, ay napakalaki ng kanilang expectation para sa nasabing manlalaro. Inaasahan nila na mag-e-excel ang player na ito, hindi man sa pagiging heavy scorer, pero sa ibang aspeto, lalo na sa kanyang rebounding, sa kanyang pagiging stretch forward, at higit sa lahat, sa kanyang depensa.